Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Kumusta po kayo? Ngayon naman po ay pag-usapan naman po natin yung iba't ibang klaseng pagmasilya po sa ating trabaho. Ang ating trabaho maging sa residential man yan, mga industrial o yung mga building. So, ginagamit po natin ang mga masilya para po sa metal, plywood, gypsum board, hardiplex, o maging sa mga konkreto. So yan po ang pag-usapan po natin ngayon. Pero kung kayo po'y bago lang sa aking channel, mag-subscribe na po kayo mga boss, pakipindot yung notification bell para updated po kayo lagi kung ano man yung i-upload ko po dito po sa channel na ito. At siyempre, huwag po ninyong kalimutang mag-like. Importante po yan, unahin niyo po. So ngayon, simula na po natin mga boss. Unahin po natin ang masilya para po sa ating mga metal. Natural lang po na ang metal o bakal kapag dumadating yan sa ating site mula po sa hardware, maring marumi po yan, may mga langis po yan, so kailangan po nating hugasan. Gamit po ang lacquer thinner, paint thinner, acrylic thinner, o kaya epoxy thinner. So, pwede po lahat na klaseng thinner ang pang-alis po sa mga langis. Gamit po natin ay basahin po natin yung basahan at ipupunas doon sa surface ng bakal. O kaya, paintbrush ang gamitin. Isasausaw niyo sa thinner, ibabrush po ninyo. So, magdepende na po yan sa inyo kung alin po ang gusto po ninyo dyan. Ngayon, kapag malinis na po siya, pwede po ninyong lasunin, lalong-lalo na kapag makalawang po siya. So, rust converter ang inyong gamitin. At pagkatapos ng ipunas, mahugasan na po siya at tuyo na po siya. Siyempre, gamitan na po natin ang metal primer para po hindi po basta-basta ang kalawangin. Ayan. So, metal primer, marami pong klaseng metal primer. Kung gusto niyo economy, meron din pong medyo may kataasan pong presyo pero maganda namang klase. No? Kagaya po na epoxy primer, yung mga synchromate na yan. Pero pagka gusto po ninyo ang economy, pwede po yung mga red oxide, red lead. So magdepende na lang po sa bulsa po ninyo. Ayan. At pagkatapos nun, pwede na po ninyo simulan ang inyong masilya. At ang ating masilya po dito, basta po bakal, ay body filler. So marami pong klaseng brand ng body filler. Ano ba yung body filler? Ang body filler po mga boss, yun yung meron po siyang hardener. Yung parang nasa tube na kulay pula. Yun po yung hardener. Ang sikat po sa atin dito ay polytough, yung mga easy tight na yan. So marami pong klaseng body filler. Basta po body filler. Yan po ang gamitin po ninyo pang masilya sa inyong mga metal. At siyempre, ipalala ko lang po sa inyo na hindi po maganda o hindi po tama na unahin po ninyo ang masilya bago po ang metal primer. Kailanman mga boss, hindi po naging pang-antay kalawang yung masilya o yung body filler. Kundi, ang pang-antay kalawang yung inyong metal primer. So, dapat mauna po yun dahil hindi po kayang pigilan ng masilya ang kalawang. So, dapat pigilan po muna niya yan, metal primer, bago po ninyo masilihan. Yun po yung tama. At pagkatapos nito, pag namasilihan na po natin, siyempre, lilihain na po natin ng magaspang na liha at saka po natin i-primer ulit. Hindi po po pwede mga boss na pagkatapos mo ninyo masilihan at lihain, kulayan na po ninyo kaagad. Hindi po. Ipa-primer niyo po muna kahit man lang yung inyong pinagmasilihan man lang ng body filler. So, i-primer po ninyo yan. Saka po ninyo kulayan kung sakali. Pero, kung sakali meron pang diferensya o meron pang lubak, pwede po ninyo masilihan ulit ng body filler. At pagkatapos po ng body filler, nalihan na po siya, siyempre ipaprimer na po natin yan. Kung may makita po tayong diferensya, pwede po natin pantayin o pwede po natin ispatan ng glycerate putty o kaya yung valspar putty pag nasa labas po siya. Pero pag nasa loob po siya na hindi po naulanan o hindi po nainitan, pwede na po ang lacquer putty doon. So, ayan. Pero, huwag niyong gawin o huwag niyong i-spot yung lacquer putty pag sa labas dahil magka-crack po siya katagalan doon po sa masilya. So, ang gagawin po ninyo, yung medyo magandang klase na pang-spot o pang-masilya, kagaya nga po doon sa mga glycerate, yung kulay gray na yan, o kaya yung valspar putty. So ngayon, pag-usapan naman po natin yung tungkol po sa plywood o yung kahoy. Kung ano ba dapat ang ating imasilya dito. Maraming klase po ang finish po para po sa ating mga kahoy o plywood. Maaring varnish po yan, maaring quick dry enamel o maaring doko finish po yan. So iba't ibang klaseng finish, iba't ibang klase din po yung pangmasilya. Ang pangmasilya po kapag varnish po, nakagaya po nito, kailangan po huwag niyo masilihan
ng pangpintura. Dapat yung pang-varnish na pintura, yung inyong imasilya po dito sa para po sa inyong varnish na kagaya po dito. So ano pa ang pang-masilya? Pwede po ang full-tight, yung feed-tight, spur-tight, basta pang-masilya po siya na para po sa varnish. Okay? Yun po ang pang-masilya para po sa varnish. Dito po sa ating mga kahoy o sa plywood. Pero paano naman pagka quick dry enamel? Kadalasan po pagka quick dry enamel, ang ating masilya po dito ay siyempre pang enamel din, kagaya po ng plasulox glazing putty. Pwede rin po kapag maghalo po kayo, gamit po ang calcumine o kaya patching compound, ihalo ninyo sa pintura o ihalo po ninyo sa pang primer po para po sa ating pang enamel, kagaya po ng flat tool enamel, at yun po ang ipangmasilya po ninyo. Pero mas maganda po pagka ang gamitin po ninyo plasulox glazing putty para po sa inyong quick dry. Okay? Wala rin pong problema kung ang imasilya po ninyo dyan lacquer putty. Wala pong problema yan sa quick dry enamel. Ngayon, dito naman po sa ating doco finish. Ang doco finish para po sa ating mga kahoy o para po sa ating mga plywood, natural po na pangmasilya po natin sa buong surface ay lacquer putty. Paano kung wala tayong lacquer putty? Pwede rin po yung lacquer primer surfacer na wala pong halong lacquer thinner, haloan na po natin ang patching compound yan o kaya calcumine. Pwede na po pangmasilya po natin yan. Ayan. Pero kung meron po mga malalalim na lubak, lalong-lalo na po sa mga dugtungan na hindi po lapat gano, hindi po pwede o hindi po maganda na lacquer putty agad yung ating gamitin dyan kahit malalalim yan o kahit malalaki yung gap. Siyempre, gamitan po natin ng body filler kagaya po ng polytuff. Ayan po. Tapos, lihain yung polytuff na yon, ispatan mo ng primer bago mo ngayon pantayin kung sakali kailangan pa nating pantayin, gamit po ang lacquer putty o kaya yung tinimpla po natin na sinasabi kong lacquer primer surfacer na hinaluan po ng patching compound at calcumine. So, yan po. Ngayon, dito tayo sa pangatlo. Itong gypsum board. Yan, usong-uso po ngayon na ginagawang kisami ang gypsum board, ginagawang pang-wall ang gypsum board. Dahil ang gypsum board po kasi, mga boss, maganda po dahil hindi po siya mainit, hindi po nasusunog, hindi po siya inaanay. So, yan po yung kadalasan. Ang kalaban na lang po ng gypsum board, mga boss, kung meron pong tulo ang inyong bubong, doon po kayo magka-problema. Pero kung wala pong tulo, wala pong problema, maganda po siyang gamitin at hindi po hirap ang mga pintor sa pagmasilya, basta gypsum board po ang gamitin. So ano ba ang pwede nating imasilya po dito? Ang gypsum board, mga boss, ay pagkadikit po ninyo ng inyong gasa o yung mistake, mga boss, ay siyempre mamasilya na po ninyo. Gamit po ang gural. Ang gural po ay hinalo po ng tubig yung powder. Yun po ang mas magandang gamitin para po sa gap ng inyong mga gypsum board, yung para po doon sa lubak, itong sa dugtungan. So pagkadikit po ninyo ng inyong gasa, sundan nyo po pagmasilya nung tinatawag po na bural, yung powder po. Tapos ipifinish nyo po yan, gypsum putty na po ang gamit. Madaling madali lang po yan at mabilis lang po yan gawin. Ginagamitan na po yan ng palita o kaya rodilang bakal o kaya yung mga spatula na malalapad. Yan po ang ginagawa po doon. At kung sakali wala pong lubak, kagaya po ng mga dugtungan, yung mga siroho, na wala po siyang lubak, wala po siyang malalim, ang gagawin nyo lang po yan, paitin nyo po, kahit tanggalin nyo lang po yung papel doon po sa pagitan para maibao ninyo yung inyong gasa at masilyahan. Dahil kapag pantay po ang pagkakabit po ng inyong gypsum board na wala po siyang lubak, pag ipatong po ninyo, maaaring bubukol po. So mas maganda, kaltasan po ninyo dugtungan, ibaon niyo yung gasa para mas madali po siya. Okay, dito naman po tayo sa hardiflex. Ang hardiflex, mga boss, dito po tayo nagkakaproblema. Although, ang hardiflex maganda po siya, hindi po siya nasusunog, hindi po siya inaanay, ayan. Pero ang kalaban lang po dito talaga, doon naman po pagdating po sa pintura. Marami pong mga pintor na talagang hirap po pagdating po sa hardiflex.
Dahil ang hardiplex po, mabilis po siyang mag-crack dahil malikot po ang hardiplex. Gumagalaw po siya pagka nakaramdam po ng init, lalong-lalo na kapag walang insulation at walang ventilation yung inyong kisame. Ibig sabihin, wala pong singawan yung kisame, wala pong pangsapin yung insulation na yon, yung nakalatagpo doon sa kisame na parang may kulay palara po siya, may parang foam po siya na nakalatagpo. Pag wala yon, doon po magka-problema talaga kaagad. Lalong-lalo na kapag ang inyong kisame, malapit lang po yung inyong bubong na yero. So pag nainitan yan, gumagalaw, mag-crack kaagad. Ayan. Ang kadalasan po ng ginagamit pang masilya natin, before, ang gamit po natin ay bura lang po, o kaya gypsum putty. Yun po ang ginagawa. Yung iba naman, dahil napansin po nila na wala pa isang linggo, nag-crack na kaagad, nung nilagyan ng gasa tapos minasilyahan ng bural, nag-crack po kagad, wala pa isang linggo. Ang ginagawa naman po ng iba, stick wheel. Ang stick wheel, hinahaluan po ng patching compound at yon ang ginagamit doon sa dugtungan ng hardiplex. Pero, ganun pa rin ang resulta, magka-crack pa rin po siya. Although, sabihin po natin na hindi po basta-basta mag-crack dahil yung stick wheel po kasi kapag natuyo, i-try nyo po at subukan nyo pong baliin, elastic po siya. Ibig sabihin, para siyang rubber na natutupi ng ganyan. So, baka sabihin po natin na ito ang maganda dahil hindi po siya talaga nabibiyak yung ating masilya gamit pang stick wheel. Hindi po, ganun pa rin po ang resulta. Dahil nga, sa kakagalaw, hindi nga siya mabiyak, yung pintura naman po ang magkaproblema. So, makikita nyo rin kaagad na magkaroon po ng guhit yung inyong kisame o kaya yung inyong wall. Dahil nga, sa kakagalaw niya, yung pintura naman ang sisirain. So ano ba ang maganda? Ang maganda mga boss, ganito. Dapat po, para po sa mga installer, pag nagkapit po kayo ng hardiplex, kailangan meron po talagang gap. At least 1/8 o kaya 1/4 man lang na gap para po meron pong mapagsiksikan ng inyong masilya. So ano dapat ang imasilya? Ang maganda mga boss, kung hindi, all-purpose epoxy, kaya concrete epoxy na HB, yung medyo malapot. So, ang epoxy type na masilya, para po sa amin mga boss, dahil obserbasyon na namin ito, mas magtagal po siya dahil ang epoxy, basta may gap lang, pag binasilya po ninyo, humahawak po talaga siya sa metal paring, doon po sa pinakapamakuan po ng inyong hardiplex. So, pag nakakapit ang epoxy doon sa bakal, hindi na po siya basta-bastang mag-crack. O kung mag-crack man siya, hindi ko po sinasabi na hindi mag-crack, pero magtagal pa po siya. Abutin pa po ng taon bago po siya mag-crack. Ngayon, paano siya i-apply? Dahil tumutulo po siya, dahil ang epoxy po kasi, ay ang curing time po niya, ay abot po ng 45 minutes hanggang isang oras. So matagal, abutin na lang po sa pagtulo. Ang technique po dyan, kapag imasilya po ninyo, diyon po sa inyong mga gap, kailangan na po alisin o tanggalin po ninyo yung excess na masilya ng epoxy dito sa labas po ng gap. Kailangan, ang meron lang po talaga epoxy, yung nasa gap lang po talaga. Ngayon, lagyan niyo po ng masking tape kagad. Pag nilagyan po niyo ng masking tape, hindi na po siya tutulo. Hindi na po siya tutulo. Tapos, pag natuyo, tanggalin niyo masking tape. Ayan. Pag natanggal po niyo masking tape, saka po niyo lagyan ng gasa o mist tape. Saka po niyo masilyahan kung ano po ang gusto niyo pang masilya. Maaring bural o gypsum putty, okay lang po yun. Ang mahalaga, na meron po siyang nakabaon talaga na epoxy. Pero bago po ninyo masilihan o bago po ninyo pantayin ng bural o kung ano mang klaseng pangmasilya yung epoxy na yon, kailangan nyo munang lihain yung epoxy, kahit yun lang, yung gap lang, tapos i-primer po ninyo. So, ang mahalaga, basta masilya, meron po siyang primer. Yan po ang tandaan po ninyo. Hindi po pwede na masilihan nyo kagad dahil makintab po ang ating epoxy. Makinis ang epoxy, kailangan po ninyong tanggalin para makakapit ng husto yung inyong masilya. Kapag dalihan na po siya, i-primer at masilyahan. Okay, dito naman po tayo sa pangkongkrito. Sa mga wall po natin, o kaya sa mga slab, halimbawa, kongkrito po, ang pangmasilya po talaga namin noon, noong hindi pa uso ang skimcoat, ay patching compound, hinahalo po sa pintura, na water-based o latex, o di kaya yung calcumine, hinahalo din po doon sa pintura,
O kaya, meron pong masonry putty o concrete putty. Yan po ang ginagamit po namin noon. Pero, hindi po yan pwedeng imasilya kaagad doon sa simento. Kailangan nyo munang lasunin ang simento, hugasan, pagkatapos nito, saka po niya i-primer uli. Ayan. Pag na-primer na, saka ninyo masilihan ng yung binabanggit ko pong masonry putty, concrete putty, o yung tinimpla po ninyo na patching compound na hinalo sa pintura o yung calcumine. Pero ngayon, iba na. Dahil ngayon, nauso na yung skimcoat. Ang skimcoat, mas mabilis siyang gamitin, mas madali dahil direct mo siyang imasilya doon sa simento, wala na po siyang primer. Ayan. Direct, mas matibay po ang skimcoat kapag nakadikit po siya mismo doon sa kongkrito. Yun, yun po ang totoo niyan. Hindi po maganda na mayroon pong pintura at skimcoat mo. Pwera lang kung dati na siyang may pintura at gusto mong skimcoat dahil marami talagang lubak-lubak, flat latex muna bago ninyo i-skimcoat. Hindi po niyo pwede i-direct kung nakagloss yung wall, hindi po niyo pwedeng i-direct yung inyong skimcoat. So, kailangan po niyang i-flat latex. So, yan po yung mga bagay o yan po yung mga pangmasilya, mga boss, na ginagamit po natin at naway meron po kayong nakuhang idea po dito na ganun pala ang paggamit ng mga iba't ibang klaseng pangmasilya dito po sa ating trabaho. So naway nagustuhan po ninyo, huwag po ninyo kalimutan mag-like, mga boss. I-like po ninyo itong video na ito para naman i-recommend ito ng YouTube doon din po sa ibang mga viewers na kagaya po ninyo. At siyempre, ulitin ko po, kung kayo po hindi pa nakapag-subscribe, pindutin niyo po yung subscribe na nakasulat kulay pula sa kanang bahagi na inyong cellphone. Sa baba po ng video, pindutin niyo po. At pindutin niyo po yung silik all para po ma-notify po kayo lagi. Ayan, maraming salamat po.